Okay, good morning guys. Meron tayong problema dito sa UL millet natin, no. Ito. Kung makikita nyo, pag binuhay ko siya. Hey, wait. Ba't ganun? Saglit. I-try natin i-charge. Ayan, nag-charge naman siya. Pero sasabihin niya to. Sabi niya, too hot, please wait. Okay. So, naiinitan daw siya. Too hot. Summer na talaga. Sobrang init na kasi. Titingnan natin yung loob nito, no? Babaklasin natin. So, tingin ko ang opening nito dito sa part na to. So, tanggalin muna natin to. Okay, hindi na rin nade-detect eh. Tingin ko kailangan na rin i-recoil. Ito na yun. Ayaw na niya i-detect. So, itatry natin baklasin. So, tingin ko, mag-uumpisa tayo dito sa part na to. Okay. Try natin bungkalin to. Pak! Ngayon lang ako nakapagbaklas nito pero simple lang naman yung structure niya eh. Hindi masyadong mahirap to. Oh, board yan. Oh, may nakita akong board. Nako, ingat guys. Board siya. Eto. Pero tingin ko yun na talaga yung baklas niya. Yung part na yan. So, ingat na lang kayo. May board. Tapos may battery dito. Wah, saglit. Pakita natin. Yan o. May battery sa ilalim. Ito. So, gagamitin niya yung panungkit na maayos ha. Huwag niyong basta-basta susungkitin dyan. Pwede magka-problema yung unit. So, tingin ko dito lang yung baklas, no? So, dadaan-daanin natin. Oops, kumakalas na siya. May ribbon dito. May ribbon siya dito. Dito sa katapat nito. Buti hindi ko nasira. So, tingin ko dito talaga yung tamang baklas. Ito. Yan. Dito. So, magsisimula kayo dito sa side na to, yung walang button. Okay. Saglit. Dito sa side na to. First time natin magbaklas eh. So, hindi natin inaasahan, may ribbon dun. Check nga natin kung nag-charge pa. Baka di na ito nag-charge. Ah, nag-charge pa. Okay. Tingnan natin kung bakit sinasabi niyang too hot. So, iwas kayo dito. Iiwasan niya itong part na to. Okay. Tandahan. Tingnan natin kung bakit siya nagdodo. Atcha! Yun. Naka-stick blue siya. Kita niyo, may stick blue. Ayan o. Tanggalin natin stick blue. Naka-stick blue lang siya. Ayun, nabasa siya o. Kita niyo guys. Nabasa siya dito. Ayan o. Kita niyo. Pakita ko. Ayan o, may damage siya dito. Tsaka itong kapasitor na to. Ayan, pakita ka. Ito. Yan. Itong kapasitor na to at saka ito. Nabasa siya. And nandito yung battery connector. Okay. Sobrang itim pala ng kuko ko. So, nababon. Ito yung battery connector. Okay. Tatanggalin muna natin tong battery na to. And pasensya na sa kuko ko kasi nasiraan ako ng bike kanina. Nag-ride kami. Tapos nasiraan ako ng bike. Medyo mahirap tanggalin sa kuko yung grasa. Okay, hayaan na natin. Ang grasa lang naman yan. Mamaya lilinisan natin. Okay. So, tatanggalin muna natin yung baterya and chi-check natin itong mga part na to. Nabasa ito. Ayan o. Pakita ko mabuti. Saglit. Ayan, mag-focus. Ayan. Ayan, o. Kitang-kita.
Kitang-kita. So, tanggalin muna natin to. Tanggalin ko muna yung baterya. Para sigurado tayo sa gagawin natin. Yes, para malinaw. So, ito, unahin natin yung positive. Pack. Oops. Pack. Yan. Tapos isunod natin itong negative wire. Pack. Yan. Tapos mayroon tornilyo dito. Yan, kita nyo yung tornilyo na yan. Tatanggalin din natin yan. Ito. Tatanggalin natin yan. Isa lang yung tornilyo niya, guys. Ayan o. Yan lang. Tapos ito, may latch dito. Ayan, kita nyo yung latch. Itutulak lang natin pataas yun. Tulak nyo pataas. Itong isa, tulak nyo na. Sa kabila naman, ganun din. Ayan. Ayan, pakita ko. So, ganito itsura nya pag na, ayan, pag naitulak nyo siya. Ayan. Unlock na yan. Yan. Unlock na yan. Pwede na nating tanggalin yung plates. Ayan. Tingin ko sa LCD ito at saka sa button. So, ito yung LCD nyo. Yung sa LCD connector nya. Kita nyo. Oh. Madumi. So, delikado na yan. Baka masira na siya. Baka masira siya. Tingin ko yun ang dahilan, no? So, titingnan natin kung kaya nating tanggalin yung board. Nakadikit din to sigurado. Anak ng tipaklong, nakadikit na naman, oh. Gusto ko sana silipin yung ilalim, eh. Okay, sinilip ko yung ilalim. Parang wala namang labasa sa ilalim. Hindi ko siya nakikita. Wala ko nakikitang, nilagyan ko siya ng ilaw kanina. Wala ako nakikitang nabasa sa ilalim sa part na to. Sa mga pyesa dito sa ilalim. So, tingin ko, kailangan natin mag-concentrate dito sa part na to. Itong nabasa na parte. So, tingin ko yun ang dahilan kung bakit nagsasabi siya na too hot. Okay. So, itatry natin itong ano. Itatry kong linisan, no. So, try natin linisan to. Karaniwan, panglinis natin, alcohol lang at saka brush. Pag sa part na to, iwasan nyo yung sobrang dami. Maglagay lang kayo ng konting alcohol. Yan. Konti lang. Then, saka nyo linisan ito. Dapat, okay. Dapat malinisin nyo siya na maayos bago natin hinangan itong kapasitor na to. Kung minsan kahit hindi na hinangan yan, basta malinis lang yung shorting, damay na rin natin itong ibang parte. Pero sa akin, palibas sa meron tayong panghinang, syempre hinangan na rin natin. Okay. Hinangan na rin natin yan. Medyo kinain ng kalawang yung part na yan, ah. Medyo pakiramdam ko hindi natin marirevive ito, ah. Pero sana marevive. Ito, oh. Itong part na to, grabe. Ayan, kinain na niya. So, ang gagawin lang natin dyan, linisan lang natin. Padaanan natin hanggang sa matanggal yung itim-itim niya. May time na pwedeng diretsyong masira na yan kung kinain na talaga siya ng kalawang, no? So, hindi ako sigurado dito. So, pwedeng sira na talaga itong unit.
Inain na siya ng kalawang. Wala na siyang connection. Dapat pala waterproof itong watch na to, no? Dapat ginawa nilang waterproof. Okay. Dapat ginawa nilang waterproof to. Okay. Sayang to. Goodbye. Goodbye UL watch niya yata talaga. Okay, next time bago bumili ng UL watch, sana ma-waterproof muna, no? Dapat na-waterproof muna natin. Sayang po. Pero sana gumana. Pero then, hinanga natin ng konti dito. Try din natin i-restore dito, pero kinain na talaga ito, eh. Diyos, parang hindi na kaya itong part na to, nawala na yung mga linya, kinain na siya ng kalawang. Hoping na lang tayo na gumana pa to, hindi na ako sigurado dito. Okay, i-try naman natin ibalik ito. I-reassemble natin. Ibabalik natin. Nalinisan na natin ito, yun. Kaya nalinisan na natin. Pero, noticeable yung, ano, pag sinilip mo to sa, ano, napakita ko sa inyo. Ayan, no? Saglit. Medyo mahirap siya ipukos. Ayan. Kita nyo ba? Ayan, no? Kulang na to. Wala na siyang connection. Kinain na ng kalawang to. Okay, testing natin. Testing natin kung gagana pa to. Hindi ako sigurado. Kukunik muna natin to. Yan. Yan. Para makita mabuti. Yan o. Pag i-connect nyo siya, ipapasok nyo lang na ganyan. Okay. Tapos i-close mo. Tsaka, ganun din sa kabila. Pasok mo lang, tapos close. Okay. Tapos sana hindi na lumabas yung 2 hot. I-try ko muna i-shock yung baterya. Shock muna natin saglit para mayroon tayong initial charge. Meron naman, may initial charge siya. Meron na siya. So, ipakita ko yung ininong natin, ha. Ito. Ito, in-restore natin to. Yung capacitor na yan. Pero itong part na to, ewan ko, sana na-restore din natin. Mukhang may chance naman. Try lang natin. So, i-re-resolder ko na muna itong ano. Resolder ko na muna itong positive at saka negative. So, unahin muna natin itong positive. Then, itong negative. Okay. I-try ulit natin siya i-charge. Kung may resulta. Wow. Nawala. Wow. Nawala.
Mukhang deads na. Oh. Kaya na yan. Try natin. Nadali LCD. Nadali LCD niya. Wow, wow, wow. Saglit. Try natin i-revive to. Baka kayanin. Okay, disconnect ulit natin yung baterya. Disconnect muna natin. Ayan. Nadali LCD nito. Ito kasing connector na to eh. Itong connector na to. Ito yung pinapakita ko kaninang na wala yung linya. Ito. Yari. Importante. Tingin ko importante itong linya na to. Importante yung linya na yan. Pati dito. Pati dito, disconnected siya. Wala na siyang connection dito. Wala na siyang connection. Baka connected to sa ano, ha? Saan kaya connected to? Check nga natin. So, ayan, kung may board ako ng UL Panzer, pwede pa rin sanang i-connect, i-reconnect. Okay. Wala. Wala tayo, wala tayong napala dito. Pero tingin ko gumagana pa rin yung unit na yan. Yun nga lang, wala na LCD. So, siguro update ko na lang kayo kung ano mangyayari dito. Tingin ko kaya ko namang lagyan ng linya eh. Medyo mahirap nga lang. Kayang lagyan ng linya. May mga nawalang linya eh, gawa nung pagkakabasa ng e-juice. So, ibalik ulit natin dito. Wala na talaga. So nadali talaga yung ating LCD. Ay. Pero tingin ko kaya pa to. May mga nawala lang linya. So yun guys, salamat po sa panonood. Hindi natin nadali to na. Kanina may display pa, tapos biglang nawala nung hinalaw na natin yung part na apektuhan ng inatuluan ng e-juice. So yun. Pero at least nabuksan natin, no? Wala na eh. Pero sa tingin ko, pag isinaksak mo to, nag-charge pa rin to. Nag-charge pa rin yan. Tingin ko buhay pa yung sistema. Yun nga lang, talagang nadali LCD. Okay, so update. Siguro i-update ko na lang kayo kung ano mangyayari next time dito. Itatry kong i-revive. Baka kayanin. Okay. Okay, so yun guys, salamat po sa panonood, no? And yun, at least inubukan natin. Salamat sa panonood guys, and ingat kayo. You will walay na. Walay na.